Good day, everyone. I am Dr. Joyce Bernardino Navarro, your host for episode 21 of MedChat, Your Health Questions Answered. Ang MedChat ay isang munting public service ng De La Salle University Medical Center ukol sa mga kondisyon at katanungang medikal, aiming to provide you with expert opinion para sa pangangalaga sa kalusugan o maaring mga problema para sa iyo, para sa mahal mo sa buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Our guest expert for today ay isang dermatologist, si Dr. Paula Karina Gonzalez-Karait. She graduated Doctor of Medicine at De La Salle Medical and Health Sciences Institute. She took her dermatology residency at the University of the Philippines, Philippine General Hospital. She is a fellow of the Philippine Dermatological Society and the Philippine Society of Venereologists. Currently, she is an assistant professor at De La Salle Medical and Health Sciences Institute and a consultant at De La Salle University Medical Center. She also practices in several hospitals here in Cavite and in her own clinic in Laguna. Let us all welcome Dr. Karait. Good day, Dr. Karait. How are Hello. You? Hello. Good day po. Good day sa lahat ng ating mga manonood. So, mukhang maganda at interesting ang ating topic for today. So, yes, Dr. Gonzalez-Karait, ano ang skincare at bakit ito kailangan gawin? So, ang unang tanong is, mahalaga ba ang skincare at lahat ba tayo ay kailangan gumawa ng skincare, no? So, ang skincare kasi ay yung mga practice na ginagawa natin sa pag-aalaga ng balat na ang pangunahing layunin ay suportahan ang integrity ng balat at ma-enhance ang appearance at ma-prevent ang mga sakit o kondisyon sa balat. Pero dahil sa sobrang trending ng skincare at kung ano-ano yung mauuso, minsan nagiging sobrang complicated ng skincare routine, no? So, ito nga, papapanood rin ko kayo ng video, tapos kayo na humusga kung tama ba yung skincare o hindi. Parang nasa ano na tayo eh. 11th step. Dalawang sunscreen pa. May eye gel. Yan, o diba? So, sobrang complicated, hindi na natin alam kung nasa 20 steps ba yan or higit yung ginawa niyang routine, no? So, yun nga, minsan, imbis na skincare, no? So, sobrang complicated, natatakot na yung mga tao, kaya nagiging skin scare na siya. Pero actually dapat hindi. Dapat talaga maging parte ng buhay natin yung pag-aalaga ng balat natin. Kasi bakit ba? Unang-una, ang balat kasi ay napaka-importante. No? So ito ay reflection ng kalusugan natin. Tapos baka hindi alam ng karami, no? Ang balat ay ang pinakamalaking organ kasi ng katawan natin. So, ito yung pinakamalaking bahagi ng katawan natin at ang ginagawa dito ay nagpaprotekta sa katawan natin sa loob at panlabas. So ito din kasi yung unang nakikita ng ibang tao sa atin kaya gusto natin medyo presentable tayo. Mas lagi nga nating sinasabi, gusto natin pangalagaan muna ang balat, no? Prevention is better than cure kasi mas madali 'yon kaysa yung gagawin na natin, yung gagamutin pa natin pag nagkaroon na ng problema. I agree, parang ang dabi nga nun, ano? So mahalaga siya. Paano naman natin malalaman, Dr. Gonzalez-Karait, kung anong skincare routine ang pinakanababagay sa isang tao? More on ang question is, pare-parehas ba tayo ng skincare, no? So actually, hindi. Di ba may sinasabi yan, Doktora, sabi ng iba, meron silang skincare na hiyangan. So totoo yan. So hindi porket okay sa iyo yung skincare, you can recommend it to your other friends na, no? So bakit nga ba hindi tayo pare-parehas ng skincare? Kasi yung skincare natin ay mababase siya sa skin type mo. So para malaman ang skin type mo, may dapat na apat na parameters kang alamin. So una mong kailangan alamin is kung yung ambalat mo ay dry or oily, no? Number two, kung sensitive ba yan or resistant yung balat mo. So yung mga sensitive yung balat, yan yung mga tao na konting pahid lang or konting pagpalit ng panahon, nagre-react sila. No?
Number three, kung pigmented or non-pigmented. So, yung mga pigmented na tao, yan yung may mga freckles, may mga pekas, no, hindi pantay yung kanilang kulay. Yung mga non-pigmented, yan yung mga even skin tone. At panghuli, kung wrinkled prone ba yung balat mo or tight. So, kung kulubot ba yung balat mo or hindi. So, mamimili ka ng isa para sa bawat parameter. So, halimbawa ako, no, so ang balat ko ay oily, sensitive, non-pigmented at tight. Okay. So, kapag nakapili ka na dun sa apat na parameters tulad ng ginawa ko, no, malalaman mo na yung skin type mo. At base doon, actually may 16 na skin types, no, based on the Bowman skin type. Kaya malalaman mo, ang dami palang skin types, so hindi talaga pare-pareho ang regimen. So, bakit mahalaga na malaman mo yung skin type mo? Kasi tingnan ninyo, for example, itong patient na to, no? So, meron siyang oily, sensitive, non-pigmented, and tight skin. So, alam mo na kumpara dito sa pasyenteng ito, si Lola, na merong skin type na dry, sensitive, pigmented, and wrinkled, ibang-iba yung gagamitin natin. Pag alam na natin yung skin type mo, so tulad ng ginawa natin, no? Out of the 16 skin types, ano ba yung pinakamagandang skin type? So, ang sinasabi nila, ang ideal skin type is yung ORNT. So, ibig sabihin ng ORNT, yung oily skin type, kasi ibig sabihin nun, yung protection ng balat mo maganda, no? Resistant, at hindi madaling mag-react, at nag-react lang kung kinakailangan. Non-pigmented, ibig sabihin pantay ang kulay ng balat, walang pekas at even ang skin tone. At syempre, hindi kulubot ang balat at hindi wrinkled. So, ang again, ang ideal skin type ay ang ORNT. Pero syempre, hindi naman tayo lahat may ORNT na skin type, no? So, huwag mag-alala, hindi ibig sabihin ito, forever mag-filter na tayo para lang gumanda yung skin type natin. So, ang kailangan nating matutunan, na sakto naman, ito ang ating topic today, na ang tamang skincare regimen na pag ginawa mo consistently at palagi, mapupush na yung skin mo to the ideal skin type, no? Pero syempre, kung may mga problema tulad nitong nasa picture natin, may acne yung patient, no? So pag ganyan, the best pa rin na magkonsulta sa doktor para mabigyan ng tamang treatment yung skin condition. Sana nalaman ng ating audience kung ano yung kanilang skin type. So nandito na tayo. Doktora Gonzales Karait, ano ang mga basic steps para sa isang skincare routine? Yun na nga, ano ang mga steps ng skincare, no? So, hindi natin kasi mapagkakaila na yung talagang nagpasikat ng skincare ngayon is the Koreans, no? Para sa Koreans kasi ang halaga talaga nila is yung balat, kaya focus sila prevention talaga. Parang mula bata pa lang yung inaalagaan na nila yung skin nila. Kaya ang daming products and innovations from Korea. Kaso lang, as you can see, medyo masyadong marami yung 10 steps, no? So, ang tanong ng marami ay kailangan ba yung 10 steps para maging kamukha mo si Song Joong-ki, si Song Hye-kyo, or si Jin ng BTS, no? So, actually, hindi, no? Hindi kailangan ganun ka-complicated daw. So, according to the American Academy of Dermatology, ang skincare routine ay simple lang. So, 3 steps lang siya. So, number 1, cleanse. Number 2, moisturize. Number 3, protect. So, pag bakit, no? Pag naglinis ka kasi ng mukha, tsaka nag-moisturize, matutulungan niya yung balat mo maging oily type and resistant, no? So, syempre, pag naghugas ka ng mukha na tama yung cleanser na ginagamit, hindi magiging dry yung mukha mo. Tapos, pag nag-moisturize ka, mapaprotektahan na yung balat mo. Tapos, pag nag-moisturize ka at nag-protect, so yung protect kasi yan yung paglagay ng sunscreen, no? Matutulungan naman niya yung balat mo na maging even toned at maging tight. Kasi ang number one na kalaban ng balat natin is araw. So, ma-explain ko naman yan mas madami pa in the next few slides. So, doktora, para lang din sa mga manonood natin, para alam lang nila, may mga pictures kasi ako ng products sa the next few slides natin. Pero tulad ng paulit-ulit nating sinabi, hindi porket nandito yan, bagay sa kanila or hiyang sa kanila. No? So, syempre, again, depende pa rin sa skin type nila. So, parang halimbawa lang kaya natin sila nilagay dito. Okay, so punta tayo sa first step, no? Step number 1 is cleansing or washing your face. So, ang cleanser, yan yung pinaka-common na skincare product na pwede natin mabili anywhere else. Kahit common siya, siya yung isa sa pinaka-importante. Kasi kapag tama yung cleanser mo, maganda yung magiging protection ng balat mo, yung protective function ng balat.
So kapag oily ang skin type, ang pinaka-recommended namin is foaming cleanser, meaning bumubula. Kasi pag bumubula, matatanggal niya yung excess na oil, tapos magiging malinis yung pakiramdam. Pag dry naman yung balat mo, mas maganda yung non-foaming cleansers, yung mga oil, cream, or milk cleansers, yan yung mga recommended natin. Kasi pag hindi mabula, nagde-deposit naman yan ng fatty acid sa balat. So yung dry na balat, naaayos na yung skin barrier. So pag alam mo na yung tamang cleanser, paano naman maghugas ng mukha, no? So, ang recommended is 2 times lang maghugas ng mukha. So, bago pagkagising at bago matulog o kaya pag napawisan ng matindi. Kasi pag higit doon, maaaring magsanhi na ito ng irritation. So, pag magsasabon, ilagay yung cleanser sa mukha dahan-dahan o gently lang at gagamitin yung fingertips natin. So, iwasan gumamit ng bimpo or ng sponge, no? Tapos hindi kailangan ibabad kasi may ibang pasyente binababad nila for 5 minutes yung soap para daw mas malinis. So hindi kailangan. Pag nasabon na yung buong mukha, banlawan na ito tapos ipat gently then with a towel. Step number 2. So nasa step number 2, 'di ba? Ang bilis, no? Dali lang. So step number 2 is moisturize. So pagkatapos ka maghugas ng mukha, ready ka na ngayon mag-moisturize, no? So ganun din, depende pa rin sa skin type. So pag oily yung skin type, dapat iwasan yung mga moisturizers na heavy cream at oil-based. So mas maganda yung mga ingredients na hanapin mo is mayroong hyaluronic acid, may alpha-hydroxy acids, mga may lactic and glycolic acids. Kapag dry skin type naman, dapat maghanap ng moisturizer na may mga ingredients tulad ng ceramide, fatty acid, and cholesterol. Tapos I'm sure madami sa atin nakakakita tayo ng mga vitamin C, ganyan, no, sa likod ng mga moisturizers natin. So itong mga ingredients na to, yan yung mga special additives ng mga commercial na moisturizers, no. Nilalagay yan kasi yan yung mga antioxidant. So may dalawang importanteng roles ang antioxidant sa moisturizer. So number 1, added protection siya sa ating balat laban sa harsh na epekto ng araw tsaka ng pollution. And number 2, pinapahaba kasi ng mga antioxidants yung shelf life ng produkto, meaning mas matagal ma-expire yung products mo dahil sa mga antioxidants. So yung mga usual nating naririnig nga is vitamin C, mga retinol, yung mga vitamin A derivative, vitamin E, no? So yung mga green and white tea. Yan yung mga usual nating nakikita sa likod ng mga box sa mga moisturizer. Pag alam mo na ulit yung tamang moisturizer para sa'yo, paano naman mag-apply ng moisturizer? So the best time to apply the moisturizer is yung kakatuyo mo pa lang ng tuwala, yung medyo moist pa yung face mo, no? Para natatrap ng moisturizer yung konting basa ng mukha natin. So pagkatapos maghugas sa mukha at natuyo mo na nga yung tuwalya, no? Ito yung perfect time nga na magpahid. So paano magpahid? Start with the cheeks, no? And then sa noo. And then sa baba. So tulad sa video, no, ang pagpahid dapat pataas, no, pagpapaba. Tapos hindi kailangan madiin yung pag-apply, just enough lang para ma-spread yung moisturizer in the face. So usually ang recommended namin is 2 times a day, pero again, it will depend on your skin type. Syempre pag oily, nililimit namin to nighttime application. Step number 3 na tayo, protect the last step. So ang step na ito ay kailangan talaga, no, yung paglagay ng sunscreen kasi ang araw ang pinakamalaking kalaban ng ating balat at pinakamalaking sanhi ng pagkasira nito. So tulad ng picture na ito, ito ay actual na pasyente kasi na nagtatrabaho siya ng driver for 28 years. So kung makikita nyo yung sa kaliwang bahagi ng mukha, yung sun-exposed na area, yan yung laging naka-expose sa araw, no, sa may bintana ng truck. So makikita nyo yung diferensya nung quality ng balat nung naaarawan at hindi. Kaya talagang lagi namin ine-emphasize na kailangan maglagay ng sunscreen lahat tayo. Ano ba ang tamang sunscreen kung mamimili, no? So ang dami kasing available sa market, pero ang kailangan nating hanapin ay 3 bagay. So dapat ang sunscreen ay broad spectrum, nakalagay naman usually yan sa harap kung nagpo-cover siya ng UVA o UVB rays, no? Yung SPF niya dapat 30 or higit, no? Kasi kung mas mababa, hindi ganun ka-effective yung protection ng sunscreen. And water resistant, especially kung lagi kang may activities na nag-i-involve na mapapawisan tulad ng biking or jogging or kung mababasa tulad ng swimming.
So tulad lahat ng produkto, ang tamang sunscreen, syempre depende pa din yan sa skin type mo pa din. So maraming options, no? So merong cream sunscreen, so that is recommended for dry skin at saka maganda siya for the face. May gel sunscreen, okay siya pag ang skin type mo is oily and sa mga hairy area, so yung pag malapit na sa may anit natin or pag nasa may dibdib. Yung stick sunscreen, maganda siya para sa may skin around the eyes. And then spray sunscreen, maganda sana siya para sa mga bata kasi very convenient, ang daling ilagay, no? Kaso hanggang ngayon, hindi pa kompleto ang FDA testing nito. So sinastandardize pa siya at pinag-aaralan kung effective ba ito para magprotektahan tayo against the sun. So paano naman mag-apply ng sunscreen? So ang gusto ko again maparating sa lahat ng ating manonood ay dapat lahat tayo magpapahid ng sunscreen, no? Hindi tuwing may vacation lang. So dapat maging ugali natin na araw-araw, 15 minutes bago lumabas ng bahay, bago tayo maarawan, maglagay tayo ng sunscreen. So kahit maulap pa yan at hindi maaraw, kailangan tayo magpahid kasi tumatagos yung effects ng araw sa ulap or sa ulan, eh. Tapos, kung may activities na talagang mababasa or mapapawisan, recommended din natin na kada 2 oras, magpapahid, mag-reapply ng sunscreen. So, gaano kadami? So, yan ang next na tanong nyo. So, pag buong katawan, ganyang kadami, 1 ounce or 30 ml, isang buong shot glass, ganun kadami, medyo madami, no? Pero kung mukha at leeg lang, tandaan lang yung peace sign, no? So, 2 fingertip units, so mula sa dulo ng daliri hanggang dito sa may linya, no? Bago maging palms, 2 ganyan. So, tulad ng sa picture, enough na siya para maprotektahan ang iyong mukha at ang iyong leeg. So, syempre, pag unang lagay, medyo ano siya, sticky, medyo makapal. Pero pag tama kasi yung sunscreen na nakuha mo para sa skin type mo, mabiblend naman siya. So, yun lang yun, di ba? 3 steps lang ang skin care. So, kailangan lang mag-cleanse, mag-moisturize, at mag-protect. Ganun kadali lang. Pwede naman palang simple lang. So, maraming salamat, Dr. Gonzales Caride, para sa mga tips. So ngayon po, iihabol lang ako na tanong. Karamihan sa atin ay maghapong magsuot ng face mask. May mga karagdagang payo or skincare tips po ba kayo para sa ating mga manonood? So syempre ngayon, wala eh, no? Inevitable, kailangan talaga. May special skincare ba para ngayong nakamask tayo? Pag magmask tayo, dapat hindi masikip sa gilid para hindi makasanhi ito ng iritasyon. Tapos, syempre, dapat malinis at isang gamitan lang ang mask, no? Kahit washable pa man yan or disposable. Tapos, maaari din gumamit ng cotton mask at iwasan yung mga nylon at polyester kasi yun yung mga known talaga mag-cause ng breakouts. Dahil nakamask naman, siguro mas maganda iwasan na natin magsuot ng makeup. Daanin na lang natin sa eye makeup, no? Yung ating pagpapaganda. Kasi, syempre, nakakulob yung face mask. Eh. So, kung naka-makeup ka, for the whole day, maiipon yung dumi around the face mask. Tapos huwag na rin gumamit ng mga produkto na makakadagdag pa ng iritasyon. To end our small talk, gusto ko lang papaalahanin ang lahat ng tao na hindi kailangan complicated o mahal ang skincare. So ang tamang skincare ay ang routine na kaya mong gawin araw-araw at paulit-ulit kasi yung consistency yan talaga yung key para gumanda ang ating balat. So pag nagawa mo yung tamang skincare at mali mo ma-achieve mo yung yun series skin, no, magkaroon ka rin ng captainry. At dapat nating tandaan na dapat skincare at hindi skin scare. So dapat huwag tayo matakot kasi ang simple-simple lang, 3 basic steps lang. So kailangan lang mag-cleanse, maghugas ng mukha, mag-moisturize, at mag-protect or maglagay ng sunscreen. So pag nalaman mo yung basic steps na ito, ang pagpili naman ng products para magawa mo ang 3 basic steps, simple lang din. Dapat alamin mo lang yung skin type mo, tapos tama lang din ang paglagay. So kung hindi magawa ng paraan ng basic skincare ang balat mo, the best pa rin na magkonsulta sa any PDS board dermatologist. Marami tayo sa UMC yan. At pwede rin naman bumisita sa aming Dermatology, Aesthetic, and Laser Center sa MAC Philippines. Maraming salamat, Dr. Gonzales Caride. So, for sure, maraming nagiliwan sa iyong talk for this day.
So, Doktora, maaari niyo po bang i-share yung inyong schedule sa De La Salle University Medical Center? So, ang clinic ko sa UMC ay Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 11:30 a.m. to 2 o'clock sa room 612. Thank you, Doktora Gonzalez Karait. May habo lang po kaming tanong. How about yung mga sunscreen na tinted? Ang parang pinaka-downside pag tinted sunscreen kasi is dahil tinted siya, no, so may kulay siya, yung tendency, kinukontian natin yung apply. No, kasi pag kinapalan mo, magiging masyadong maitim or masyadong maputi. So nawawala yung protective function kasi nga diba may certain amount na dapat ina-apply tayo ng two fingertip unit natin for the face and the neck. So kung talagang tinted sunscreen, tapos talagang, yung iba naman kasi hindi naman siya ganun kakapal or ganun ka-itim, no? So, medyo kakulay talaga ng skin tone, okay lang siya as long as you follow the two fingertip unit. Pero kung masyadong nakikita at obvious, maglalagay ang advice namin, maglagay pa rin ng walang color, no? Colorless on top of the tinted. Para sa mga lumalabas ng medyo maaga pa sa umaga, like mga 6 o'clock, kailangan na ba nila gumamit ng payong or enough na yung sunscreen? So yung sunscreen kasi, limited lang din naman yung function niya. Advice pa rin namin na maliban sa pinapahid natin na sunscreen, dapat may added protection pa rin. So yung ganyan na everyday no, na may sun exposure ka, kahit hindi pa ganun kataas kasi yung araw, basta nasa labas na yung araw, nandiyan na yung effect ng sun's rays. So kailangan pa rin talaga nagpapayong tayo, yung iba nagsusumbrero pa, no? Sa ibang bansa, nagsusuot pa nga sila ng mga damit na may SPF din. Kasi lahat ng the most that we can get, no, na tulong to protect us against the sun, mas maganda. Meron ka bang karagdagang tips para dun sa mga nagsusuot ng makeup? So yun nga, no? So ngayon kasing naka-mask, ideally, wala talaga tayong nilalagay anything underneath aside from sunscreen, no? Pero may mga tao kasi talaga na mas gusto nila or minsan nagtatanggal sila ng face mask in the office, no? Pag may meetings, ganyan. So they want to be presentable. As long as una, dapat matagal mo na siyang product, no? Na sure ka na hindi siya nagko-cause na breakout. And number two, yung pinaka-simplest routine sana na pwede mo ilagay. So compound lang, ganyan, tapos konting-konting blush lang. Or, kung pwede, limitahan na lang talaga yung makeup sa mata. Doon mo na lang daanin lahat ng pampaganda para sure na walang breakouts. So, kung gusto nyo silipin ang aming Derma Aesthetic Laser Center, may video po pagkatapos ng programa natin kung ano yung mga services na aming ino-offer. So, we hope to see you there. We are practicing safety protocols for everyone and so we are welcoming all patients. Thank you! Para sa kumpletong listahan ng DLS-UMC consultants at clinic schedules, maaari pong bisitahin ang DLS-UMC Find Your Doctor webpage. Thank you again, Dr. Gonzalez Karait. Inaanyayahan ko ang ating mga manonood na i-like at follow ang official DLS-UMC Facebook page at DLS-UMC Official at ang DLS-UMC YouTube channel at bisitahin ang www.dlshsi.edu.ph/DLSUMC para sa mga hospital advisories and updates on DLSUMC services at para muling mapanood ang episodes ng MedChat. Muli, ako si Dr. Joyce Bernardino Navarro for MedChat, Your Health Questions Answered, reminding everyone that we're here to help you know more about nurturing your health. Please follow minimum health standards even if you've been vaccinated until we can achieve our target herd immunity.
Please wear your face mask and face shields. Practice frequent hand hygiene and practice social distancing. We care about you, so please care for yourself. Stay safe, everyone.